Miss Rochelle. Hi, so young. Wag mo sabihin. Nasawa na po ako. Kita mo yan. Alam mo, hindi sa pagbablog ko, lahat talaga may in-interview ko, puro may mga asawa na bata pa. Uy. Bata-bata mo na asawa. Ano po kasi gawa yun sa pagbubog ng kuya ko? Ha? Sa ano po ng kuya ko? Pangangigpit na po sa akin. Ah, pero nakapag ano ka, nakapagtapos ka ng high school. Ano po, senior high pa lang po ako. Senior high ka? Dahilan ba yun na nabugbog ka ng kuya mo? Dahilan yun para mag... Hindi po. Para mag... Ano, nag-ano ka? Nakapag-isip-isip lang po ako ng ganun. Na gusto mo lang umalis sa buhay? Gusto mong lumayo? Parang ganun lang. Para makatakas ako sa mga ginagawa niyo. Happy ka naman ngayon? Ilan ang anak niya? Isa. Pero kung may pagkakataon, mag-aral ka. Kasi sayang. Paglaki po ng anak ko, gusto ko ulit mag-aral. Oo, sayang ang pagkakataon, bata ka pa. Kasi kung makapagtapos kasi, pwede na makapagtrabaho tayo para din sa anak natin. Oo, kung marami naman dyan, mga working student, di ba? Magtrabaho ka sa mga ano dyan. Trabaho sa araw, aral sa gabi. Ayan, pwede mong gawin yun. Kasi bata ka pa, oh. Ay, kung ako lang babalik sa pagkabata, hindi mo na magsasawa, di ba? So, anong masasabi mo, sis? Tama yun. Magsalita ka nga, sis. Hindi mahihain si sis. Sige, ikaw, na. Kuya, anong masabi mo, kuya? Wala kong sabi. Gulang? Sinago lang ulit. Oo, pag ano talaga, kailangan go ka lang sa buhay mo. Laban. Basta laban lang. Ha? Maraming salamat. Sa ilang taon ang anak mo? Kaka-isang taon lang po nung November. Ah, baby pa. Baby pa talaga siya. Yung si Mr. naman may trabaho. Meron po. Oo, buti naman kahit paano may trabaho siya. Okay. Salamat sa iyo kasi isang kasi napili magbili ng 5 kilo. Okay. Thank you. Thank you so much. Next, I see Rhea. Rubbing all. Oh, Rhea. Wow, isa pa. Bata. Hi, good morning. Good morning din po. Bata ka pa rin. Medyo, medyo. May asawa ka na rin? Meron. Ilang taon ka na? Magto 24 po. O, kalahin mo, bata-bata ka pa. Ilan ang anak mo? Tatlo ang anak mo. Ba't ang aga niya naman nag-asawa po? Family problem po. Diyos ko. Bakit kaya ang family problem talaga? Minsan, ang solusyon, mag-aasawa tayo, ano? Bakit kaya maraming family problem sa Pilipinas? Oo. Ako lang talaga ata yung binibigyan ng family problem, sis, no? Wala pa yata ako family problem, sis? Meron ba ako family? Bless, bless. No? Parang wala eh. But ganun, no? Family problem lagi, ano? Parang nagtutulak sa inyo para mag-asawa ng maaga. Grabe din po kasi yung dinanas ko dun sa naging stepmother ko. Kaya ang hirap, ano? Naglayas po ko. Oo. Tapos, hirap, ano, naligaw ng landas. Ante, ang hirap puro barkada. Hindi mo na talaga tunay na nanay, ano? Opo, kasi grabe yung danas ko sa kanilang hirap. Ang hirap, oo. Yung ultimo papasok ko sa school, papakain sa Japanese. Ganyan, bubugbugin ka pa. Sana sa akin ka na lang napunta. Sana nga. Oo. No. Yung panganay ko, ano eh, magsi-7 years old. Tapos yung pangalawa, 3 years old ngayong mag-driver. Mm-hmm. Tapos yung bunso ko, 9 years. Wala, tatlong anak. Pero happy ka naman. Yung kinakapos din po, pero napakaswerte ko sa asawa ko. Asawa mo. Kasi, ayun ang mahalaga. Wala akong masasabi. Oo, yun ang mahalaga. Kasi happy mo na lang na. Hindi ko pa naranasan sa kanyang wala kaming kainin. Kung mangutang, utang. Oo, utang para lang makakaraos. Napakabait niya. Kung minalas ako sa magulang, swerte ako sa asawa mo. Kaya nga, oo, ano, bless ka pa rin. Opo. Bless ka pa rin. Matagal kong dinasal sa kanya na makalaya ako sa pamilya ko. Para sana makahanap ako ng maayos na gagawin ko ring pamilya. Kaya, ang sikapin mo na lang na mapalaki mo na maayos yung mga bata. Ayun din po yung... Na sana kung anong naranasan mo doon sa family mo, hindi mararanasan ng anak mo. Palakihin mo sana maayos, magalang, at masunurin sa magulang. Yun nga po yung ha? Sabi ko sa asawa. Oo. Parehas tayong broken family. Parehas sa mga anak mo. Kasi sila ang magsasuffer balang araw eh. Pero kung palakihin mo sila ng tama, susuklian din nila ng pagmamahal na tama, ibabalik sa inyo.
Kaya sabi ko sa mga anak ko na kung anong hindi ko naranasan ng bata, ipaparanas ko sa inyo. Kasi simple ang buhay. Opo, oo. Hindi kailangan ng mayaman kapag simple ang buhay, yun nga ang mas ano eh. Diba? Ang maka, importante doon mapalaki na maayos. Sa araw-araw, walang sakit. Oo, yun lang. Yung mahalaga. Yun lang talaga naman ko sa pamilya. Maraming salamat. Sa anong name mo ulit? Rhea Mel po. Ah, Rhea Mel. Maraming salamat. Ah, kasi isa ka sa napili namin yung bigyan ng 5 kilo rice. Ah. Thank you so salamat much. Din po. Malaking tulong na rin po. At thank you. Salamat. Thank you.